Meron din tayong Ate Pansin. Mga anecdote sa istorya ng YRM. Ako po, ang trabaho ko ay pare ako para sa mga kababayan nating OFW. So during the campaign, nagdala ako ng mga dating OFW sa Taiwan. Nilala ko sila sa YRM center sa malapit sa EDSA, malapit sa Shrine, sa Firehouse. So sabi ko sa mga batang babae, sige, mag-support na kayo ng mga pangregalo natin sa pamimigay natin. So nagsusupot sila. Then, meron dalawang babae doon na nagsusupot din. Sabi ng mga kabataan nating mga OFW dati, sino ba itong mga ito? Bakit support sila ng support? Sabi ko, magpakilala ka, yan ang may-ari ng ABS-CBN, si Maripes Lopez. So in short, again on the background, parang social ang dating ng YRM. Pero what I experienced during the campaign, kahit sila mismo ang nagsusupot, sila para nagsusupot sa grocery, sila ang nagsasakay ng support para may sakay sa mga truck. Then I have another story about the YRM and the Yellow Ribbon. I was in a dinner. Naka-black suit ako, yung suot ng pare. And then, during the dinner, tinawag ako ng Papa Luncio. Father, come here. Dinala ako sa table ng mga arsobispo at ubispo. Sabi niya, Father, since dinner time, we're looking at your Pope. Napansin namin, hindi cross ang nakalagay sa jacket mo. And the bishop was wondering, what is that yellow thing in that priest's jacket? And the Papa Luncio said, I think that's the symbol of Christ. Remember ang symbol of Christ, yung fish? So akala ng Papa Luncio, bumaligtad lang yung symbol ko. So I went and explained, ay hindi po, ito po ang kulay ni Tita Cory, at ito ang symbol ng bagong presidente ng Pilipinas. And all the bishops said, oh I see, you thought it's the symbol of Christ. Pero sabi ko, hindi naman tayo malayo doon, hindi ba? I think nasa kasama tayo sa pagbabago, ang pagbabago na yun ay team of Christ. The third anecdote na gusto ko i-share sa inyo ay ang force or ang power ng mga kababaihan during the campaign and even up to now, very visible yan sa Yellow Ribbon Movement. Alam nyo, i-picture ngayon si Senator Ninoy at saka si President Cory na magkasama. Doon sa original na picture, hindi nakangiti si Senator Noy. Ngayon, sa bagong pera, nakangiti na si Senator. Ang nakalagay sa Facebook, just in case you miss it, ang quote ng kabataan doon sa Facebook is, it takes a woman to make the man smile. So speaking of women, I think it's very good also na as a tribute, hindi lang kay Margie, the leader ng Yellow Ribbon Movement, na ang YRM din ay way back, ay maraming mga kababaihan na nag-lead sa grupo na ito, way back sa panahon ni Senator Ninoy. And I would like to acknowledge sa mga sisters na narito po sa ating harapan. Ito po ang mga sister na talagang nakikibaka ng panahon na tatahimik sila ng simbahan, they stood up and say, we will fight for our democracy and our freedom. And we would like to recognize at ang mga sisters po na ito rin ay naroon during the campaign sa headquarters ng WRM at kumikilos at tumutulong. Maraming salamat po mga sisters. Of course, today we are in the presence ng ni Mrs. Ramos. Para sa atin is a national treasure, not only a national bookstore, but truly a national treasure. Ako po ang tatanungin ninyo, Tita, I will give you also a National Artist Award. Dahil para sa atin, walang katumbas ang edukasyon ng kabataan at ang lahat ng kabataan dito sa atin sa Pilipinas. Kilala nila ang National Bookstore. So maraming salamat po sa inyong presensya sa inyong director. All the way to the back, ay naroon si Risa. Napakalaki.
Hindi isa, siguro 15. Yan nga. Actually, yun po ay ginaya ko kay si Barsi yung ginawang Christmas light, yung yellow ribbon. So, ginawa ko, nagdala ko ng sample, itinagawa ko sa mga kababayan nating OFW. And I'm talking about 10 feet, 15 feet size yellow ribbon. So, if you can see it in the train, as the train passes by, you know, in the highway. So, one time, pumunta po ako sa isang ospital para magpatingin. So, Cargador, okay. Picking up all those books. Anyway, I was really sitting down there with a beautiful lady on my left, and you asked me to, it's Lisa, huh? The next senator. You know, they say I talk too much. But it's a lie. Anyway, all the things that I wanted to say tonight, I forgot. But my friend June Danusa, who has heard all my stories, I would like to ask him to please relay to the audience. Thank you very much.